Hey mga bros, mga bros, may balita nga tayo dito sa SMB. Dahil ito nga pong si Terrence Jones ay gusto na lang ibalik mga kabros dito sa PBA, hindi man sa TNT, hindi man sa kahit anong kupunan mga kabros or sa MVP group, pero dito sa San Miguel Beermen. Alam naman natin ng SMB ay kayang-kaya nilang kumuha ng mga high-end imports. Like katulad nito ni Terrence Jones at kasalukuyang naglaro nga siya dito sa Piratas de Quebradillas after niyang mag Leones de Ponce sa Puerto Rico basketball mga broads. Pero kung makikita nyo sa mga research nyo sa Wikipedia ni Terrence Jones ay nasa 2023 lang siya. Huli siyang naglaro sa Leones de Ponce. So ngayon 2024 ay available. Ito pong si Terrence Jones, di rin naman natin alam kung ilang season or kung gaano kahabang season dyan sa Puerto Rico. Pero ngayon 2024, wala pang kumukuha sa kanya mga broads. Pwede itong kunin ng SMB habang available si Terrence Jones. At yun nga, sa lahat-lahat ng imports na talagang pumasok dito sa PBA, isa itong si Terrence Jones talaga sa mga talagang makikita mong high profile na import dito sa PBA dahil mapa NBA napuntahan na niya. 4 years itong nag Houston Rockets sa NBA, napunta ng New Orleans, Milwaukee Bucks, siya rin yung tagblanka kay LeBron James mga broads kung matatandaan nyo yan. Galing Houston Rockets noong 2019. Tapos dito na siya natin nakilala sa TNT Tropang Giga nung pumasok na siya sa PBA ng 2019. Kaya napapasok niya ang TNT Tropang Giga sa finals round against SMB with Chris McCullough's SMB's import yan mga kabroads. Pero yun nga, nabigo sila. Pero ang tinanghal na best import of the conference that time noong 2019 sa Commissioner's Cup mga kabroads ay ito pong si Terrence Jones. So talagang may napatunayan na si Jones sa PBA, inaabangan talaga yan. Kaya kailangan ng SMB magpalakas talo dahil gusto nalang bumawi ulit dito sa finals round kung saan na, diba, natalo sila ng Meralco Boats ngayong finals ngayong All Filipino Cup 2024. Kaya dito na sa pagpasok ng Commissioner's Cup, babawi pa rin ang SMB. Hindi talaga titigil ang SMB mga broads, lalong-lalo na mga ibang teams dito. Ngayon sa PBA talagang todo magpalakas ng mga imports. Balibalita nga, diba? Ito pong Converge Fiber Xers, kukunin nila. Ito pong high-end profile na import din sa NBA ay ito pong si Montrezl Harrell. Kaya nga mga broads ng Clippers, kung saan dyan siya nakilala sa LA Clippers mga broads. Kaya exciting ating Commissioner's Cup, kaya ang SMB ngayon ay gustong magpalakas palalo. Which is itong si Terrence Jones, 6'9 ito mga broads, 6'9 to 6'8 din ang height din ito mga broads. Malaki-laki si Jones at bagay rin ito sa SMB. Dahil ito pong si Jones, di rin naman basta-basta ang import ito at malaki ito mga broads. Hindi ito masyadong big man ang laruan. At mas maganda yun si SMB, swak sa kanyang laro. Dahil ang SMB ay hindi na kailangan ng malaki-laki or big man ang laruan dahil nandiyan na si Junmar Fardo. Kailangan lang ng SMB scorer na import, which is itong si Jones. Hindi rin naman ito tatanghaling best import of the conference noong 2019 nang wala lang, kung saan talagang isa siya sa talagang high scorer dito sa PBA mga broads that time noong 2019 sa TNT Tropang Giga. Medyo may mga bad issue nga lang siya. Medyo yun nga, maangas siya mga broads. Kaya ang dami yung nakakaaway, diba? Si Narwin Santos, Calvin Nabueba, yung issue at ang mga bakbaka nila dyan. Well, ganun talaga eh. Siyempre, init ng basketball, physical itong si Jones at gusto lang din naman niyan talagang manalo. So, how much more kung sa SMB niya ito gagawin at mas malakas na SMB na yung mahahawakan ni Terrence Jones. So, malakas-lakas ito mga broads. Kaabang-abang ito. Kaya ikaw mga broads, Terrence Jones is back na ba sa PBA at sa tingin nyo ba dapat ba ito yung karapat-dapat na import ng SMB? So dito naman po tayo no, sa kabilang balita naman natin mga broads. Ito pong si CJ Lane, ang 6'10 na dapat maglalaro dito sa Lasal mga broads. Nakapalit ni Ben Embala nung E17 mga broads, pero hindi yun natuloy. Naglaro nga ito sa Southeastern Community College at ang hometown na ito mga broads ay sa Hawaii. So malakas ito, feel lang itong si CJ Lane mga broads. May mga trainings and nakikita rin tayo mga broads ng mga skill set din ito po ni CJ Lane. Hindi man ganun ka ganda yung kanyang profile mga kabroads, yung kanyang scouting report, dahil wala rin tayo makita kung naglaro rin ba siya sa pro or kung meron man paki-comment na lang sa section or sa comment section dyan mga kabroads. Dahil ito pong si CJ Lane,
ay self-improvement ang ginagawa na ito, mga broads. Talagang sumasali ng mga pickup games sa US at dun siya nagpapalakas lalo, mga broads. At lalong-lalo na ay official na nga siyang nakalista sa atin sa mga papasok sa atin sa PBA ngayon 2024. So ang laki na ito, mga broads, 6'10", at yun nga kasing laki ni Junmar Fardo, 28 years old, hindi man ganun kaganda yung profile. Dahil syempre, eh normal lang yan, yung mga rookies na papasok. Eh di ba? Karamihan nga ng mga rookies sa NBA ay dun pa lang sila magpo-pro. So ito pong si CJ Lane, eh hindi man nag-pro, or if ever mang hindi man nag-pro ito, ay dito na yan magpo-pro sa PBA. So lalakas siya lalo. At hindi rin naman ganun kalambot ito pong player na ito, kung saan medyo matigas-tigas din kung maglaro. Ito pong si CJ Lane, may shooting din, eh parang nagiging modern bigs na talaga tayo, di ba, mga broads? May shooting na yung mga big man natin na papasok sa PBA, at isa na rin itong si CJ Lane. Tapos eh ayos din, mga broads, medyo mabilis-bilis din at flexible din kung gumalaw. Ito pong si CJ Lane, hindi naman siya yung import or mga sentro na 6'10" na medyo mabagal kung gumalaw. At dito na nga, mga broads, sa mga pagpasok ng mga big man sa PBA. So alam nyo na, Hinebra, eh gustong gusto nila yung mga big man ngayon na papasok, mga bros, dahil ang lalaki nga daw at ang lalalim ng draft ngayon, mga kabros, ngayon 2024, dahil ang lalaki ng mga rookies at big man, dahil mga halos kasing laki ni Junmar Fajardo, bro, yun, mga bros. At itong si CJ Lane ay gusto rin kunin ng Hinebra. So syempre na talo ang Hinebra ngayong season, ngayong All Filipino Cup, mga broads, tapos mga past few seasons ng Hinebra hindi rin ganun kaayos, mga kabroads, dahil yun nga yung weakness ng Hinebra ay sentro or big man talaga. Si Slaughter nga kinokontakt din, pero yun nga ayaw na rin talaga ni Greg na bumalik dito sa PBA, mga bros. Di rin natin alam kung mapipilit nila yun. Kaya dito sila kumukuha ngayon sa mga rookies. Like itong si CJ Lane ay 6'10" ito, mga bros. Ang laking tulong na ito sa Hinebra. At kung sakali man, ay siya na yung pinakamalaking local na player ng Barangay Hinebra San Miguel, mga bros, if ever man. At saktong-saktong Hinebra kailangan ng big man dahil ang import or commissioner's cup natin, walang height limit, si Montrezl Harrell nga. Kukunin pa nga ng Converge Fiber Extras, ang lakas-takas niyan. Pero nandyan naman si Justin Brownlee na 6'6 or 6'7 ang height. So kailangan ng Hinebra ay isang big man talaga na local. So tamang-tama, mga rookies ngayon ang lalaki, kaya gusto nila. Ito pong si CJ Lane din, mga kabroads. Malaki-laki rin ang katawan din na ito, mga broads. Medyo brusco rin itong si Lane na, kaya aabangan natin ito. Di rin naman ito isasali or i-scout ng Lasal nang wala lang. Pero Ben Mbala pa yung kanyang kapalitan sana sa Lasal dyan, pero hindi rin naman natuloy yun, mga kabrod. So malakas-takas kahit papano ito pong si CJ Lane. At kung makikita nyo rin sa mga highlights niya, sa mga social media accounts niya, ay talagang ready na rin kung maglaro ito, mga kabrod, sa pro. Dahil syempre 28 years old, dami na rin napagdaanan na ito ng mga kahit anong liga dyan sa US. Kaya komento mo lang ang pinyo mo dito, mga broads. Barangay Hinebra ba? Mas kailangan na ba nila ng big man ngayong rookie draft? At si CJ Lane na ba yun? Salamat po sa panonood, mga broads. This is Overrated Highlight yun lang. I'm out.